Ang gagawin ko ngayon ay stir fry eggplant with sweet thyme and basil. So, papakita ko sa inyo ang paggawa nito. Prito na natin yung ating eggplant na nahiwa na. So, kung maliliit yung eggplant, hayaan lang natin na hiwain ng pabilog. Pero ituhin natin ko siya sa gitna kasi malaki naman yung eggplant. Prito lang natin siya. Tapos i-flip natin sa kabilang side kapag luto na yung isang side. Kapag tumatalsik, takpan lang natin. So, ayan. At kapag luto na ito, ay maglalagay na tayo ng konting soy sauce at saka konting oyster sauce. So, papagkain ito ng mga vegetarian, pero hindi ako vegetarian kasi hindi natin ito lalagyan ng karne. Yan, laging to taste lang yung ilalagay natin kasi konti lang naman yung ating luto. Good for 2 persons lang. So, hindi siya ganun kadaling lagyan ng spices. So, lagyan na natin yung basil. At hayaan lang din natin na mag-isa to. Haluluin natin. Hanggang sa mag-half cook. At gagawa tayo dito ng sauce. Pwedeng gumawa kayo ng sauce muna bago nyo siya igisa. Or pwede rin naman na habang pagkagisa nyo, doon na kayo gumawa ng sauce. Kasi madali lang naman siya gawin. So, bali nag-gawa lang ako ng water, cornstarch, soy sauce, at sugar. At saka, ako lang igigisa yun sa bawang at sibuyas. At yun ang ihahalo natin as sauce dito sa ating stir-fried eggplant and basil. So yan, gisa na natin yung ating sauce. Bawang sibuyas lang at ginamit ko lang din yung aking pinagprituhan na kawalid. Like, typical home cooking. Yan, at ilagay na natin yung ating sauce. Yan, at isama na natin dito sa ating eggplant and Thai basil. So, yan lang. At malapit na itong maluto. This time, kailangan medyo mahina na yung ating apoy para hindi manikit o hindi masunog ang ating ginawang sauce kasi meron siyang cornstarch. So, kung wala kayong cornstarch, pwede rin namang wala itong na hindi siya medyo malapot. So, okay lang din. So, yan. At malapit nang maluto ang ating recipe for today. Tikman lang muna natin kung ano yung kulang para madagdagan. So, kulang siya sa tamis at magdaad ako ng konting honey. Yan. Kung gusto niyo naman na maanghang recipe na to, maglagay lang tayo ng sili. Kasi yung kakain kasi nito ay ayaw ng maanghang, so hindi ko na siya nilagyan ng sili. Yan, naluluin lang natin. At in few minutes, luto na to. So, yan ang ating recipe for today. Diba, ang dali lang, mga ka-expert? So, alam ko, pag niluto nyo to, magugustuhan nyo. Kasi iba yung lasa niya. At para hindi naman boring yung ating talong, kasi usually, ang alam ko lang luto sa talong, ay
kundi prito ay torta. So, yan na ang ating recipe. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo sa Kusina Expert channel. At hit nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa panonood at happy cooking!